Papakita natin ngayon ang ating Cebu Blue Pothos. Nasa pot siya eh, hindi ko siya makat eh. Cebu Blue Pothos, medyo mature form. Ito namang katabi niya, ang younger form. So, magkaiba pa rin yung color nila. Yung mature form, mas labas na labas ang pagka-blue. Ito yung younger form ni Cebu Blue Pothos. Sa tabi naman niya, ayan yung tibati, green. Kitang-kita yung pagka-green sa pagka-bluish-gray ng ating Cebu Blue Pothos. And then, we also have tibati younger form. Ayan. Meron din naman tayong Amidrium. Ayan ang Amidrium. Older, mature form at saka younger form. Iba talaga yung pagka-green nila compared sa pagka-bluish-gray ng ating Cebu Blue Pothos. Ganda, no? Ganda, oh. Ayan ang lahat ng nandyan sa taas, mga Cebu Blue Pothos. Ayan. Ayan sila. Ayan, hanggang dito sa kabilang side, Cebu Blue Pothos sila. Konti lang yan eh, pinadami ko na rin lang. Tapos yung nandun sa taas, mga peperomia. Nilagay ko naman sila sa mga plastic bottle na nirecycle ko. O, yung nandun naman sa taas, purple heart. Ayan. Ibababa na rin natin itong mga purple heart at saka itong mga peperomia. Tapos, ang ipopropagate ko at ilalagay dyan yung mga Cebu Blue Pothos. Ang haba-haba na niya ni, umabot na siya dyan sa ibabang ibaba. Ayan. Ayan na. Tapos, sumayad na siya sa floor. Ayan, yan na yung dulo niya. Sobrang haba na talaga. Ipopropagate natin sila para maging lush ang bawat pot. Ito namang nasa dulo na to, hindi ito Cebu Blue Pothos. Ang alam ko, Amidrium ito. Ang Amidrium, meron ding split ang mature form niya. Ayun. Yan, di ko naturo ng kamay ko, pero yun yun. And then, meron din tayong tibatib dito. Malaki na to eh. Mature na ang ating tibatib, pero meron siyang isang mahabang-mahabang maliit. Ayan. Ayan. Sama ko na rin siya sa pagpopropagate ngayon. Ang tibatib. Ito yung inayos natin eh, nung one time. Ito yung philodendron na inayos natin nung isang araw. Pero itong dalawang to, parang gusto na ulit lumawit eh. Pero hindi pa naman lumalawit, hindi pa naman nakakasayad sa mukha. Hindi ko na lang muna gagalawin. Tingnan ninyo yung araw, mga kalumpian. Ang araw po ay nakatutok ngayon. Anyway, hindi po na natin gagalawin yan. Ito, isang to, ipopropagate din natin. Ito, ikakat ko siya. Tibatib din to. Dragon tail din to. Tapos ayan, ang dami na rin yung, ang haba na rin. So, ikakat ko rin siya rito para ito, ma-encourage na magkaroon ng sariling root. Actually, kasama to rito eh. Ito, kasama to dito sa mga pinapagapang ko sa wall. Tinanggal ko siya kasi nga, gusto ko siyang ipropagate. Ito. Tapos, meron pa akong isa dun sa taas. Ito, oh. Tibatib din to. Ayan. Sobrang daming pulupot na yan, oh. Pinulupot ko na lang ng ipinulupot kasi sobrang haba na. So, ipropagate din natin ito.
Oh, yan. We're done with the Cebu Blue Pothos. Yan. Ilang pots yung nagawa natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We have 11 pots with Cebu Blue Pothos. You will notice na meron na dyan pang mature form ng Cebu Blue Pothos. Ito naman yung mga yang. Tingnan nyo to, puro yang pa siya. Lilinggit. Yan. Ninit ah. Kikita pa. Naarawan sila eh. Yan. Yan yung mga dulo-dulo na kinat ko. Tapos, ayan. Tingnan nyo. Katuwa. Nakadapa talaga sila. Kasi very small nga sila eh. Linggit-linggit pa nila eh. Yan. Mabubuhay din naman sila. Eh, kasi nga kaugali sila ng photos. Eh, kasi nga photos sila. Napakadali pong buhayin. Napakadaling paramihin. Kaya lang ngayon, yung ano ko, yan, yung ganyan ko, ang gulo pa, hindi pa talaga sila maayos. Kaya ngayon ko pa lang sila naayos. Ayan. Kung napapansin nyo, meron akong white pots. Para naman yan dun sa loob ng bahay. Yan, dalawang white pots na yan. At saka, yan kasi yung naiibang Cebu Blue Pothos na nabili ko. To, mas grayish to eh. Kakaiba siya kaysa dito sa kasama niya, sa mga kasama niya. Tingnan nyo, ito na yung mature form mo, nagkakaroon na ng fenestrations. Ganyan siya kapag ka nag-mature na siya. Yan. May mga split. Yan, may split. Tapos meron namang may fenestrations. But this is not fenestrations. May kumain dito, kaya ito nagkaganito. Ayan. Okay, so we're done with 11 pots. Ngayon, pupunta naman tayo sa Amidrium. Ito yung Amidrium. Ito siya. Ito rin yung mature form ng Amidrium. Meron na rin fenestrations. Ito pa. Ayan. Splits. May mga split and fenestrations na. Yan. Mamaya after nating ma-propagate lahat ng Amidrium, Cebu Blue Pothos, and the young version of the Tibatib. Okay? After nyan, ipapakita ko sa inyo yung difference talaga nilang tatlo. Kasi talagang halos pareho sila eh. Parang maiisip mo, pare-pareha sila eh. Iisa sila eh. Pero pag pinagtabi-tabi, ipapakita ko sa inyo yung talagang pagkakaiba nilang tatlo. O, ayan. Tingnan nyo yung yang tibatib. Ayan. Yan. Diba? Meron din siyang split. Ayan. Meron din siya mga split. So, halos talagang pareho sila eh. Pero pag pinagtabi-tabi, makikita ninyo yung difference, lalo na dun sa shape, dun sa texture nila. Sasabihin ko yun sa inyo. After this, yan, after na ma-propagate natin silang lahat. Ito ay yang tibatib. Tingnan nyo kung gano'n na siya kahaba. Yan. So, hindi agad-agad nagmamature ang yang tibatib. Kumahaba muna talaga siya. Yan, ganyan na siya kahaba. And yet, yung iba niyang leaves, meron na rin fenestrations. Yan, no? May split, di ba? Yan, ito, may split din siya. Yan. So, yan yung nakakalito talaga. Alin nga ba ang tibatib? Alin nga ba ang Cebu Blue Pothos at ang Amidrium? Talagang magkakahawig ang dahon nila kasi nga may fenestrations lahat. At saka may split. Ayan. Tapos, ito. Pakihaba-haba na siya, ipinulupot ko na siyang ganyan, humaba pa rin siya nung humaba. At ito, nangabit bahay pa siya dito sa ating fern. Etong fern na to, tinatry kong isave kasi talagang naubos na to eh. Pero ngayon, nagkadahon naman, kaso na-dry pa din naman yung dahon. Tapos ayan, nangapit bahay dyan, yung ating yang tibatib. Yan o. Ayan, so hindi naman natin pwedeng patirahin yan dyan. Kailangan nating tanggalin. Yan. So, tapos na tayo ngayon sa pagre-repot ng... Teka, mamaya tayo magkwento dyan. Tanggalin muna natin itong... Uy, malalim na ang ugat. Ang hirap tanggalin. Talagang bumauna yung ugat. Sorry. O, di kaya iwanan na kaya kita dyan. Ano? Makishare ka sapat ng ano. Sige lang. Cut nga kita. Tanggalin na lang natin yung iba. Iwanan na lang kita dyan. Sige lang. Teka lang. Cut natin.
where is the scissor? Ayan. Okay. So, iiwanan natin yung isang part na yan. Ayan. Tingnan natin ano mangyayari sa kanya pag naiwan siya dyan. Ikaw lang ang maiwan mag-isa. Ayan. Ayaw mo mabunot. Ay, ito rin. Ito rin, nakabaon. Ah, okay, pero mababaw lang to. Ayan. Okay. Ayan. Inisin na rin natin itong part ng ating this is plastic frame. Yung iba niyang kasamahan, kasi pinropagate ko na ito eh, kasi makapal na yung isa niyang, isang plastic frame. Yung iba niyang kasamahan, na ilipat ko na ng pwesto, tapos yung iba naman, nandun pa rin sa dati, pero makapal na. Siya talaga yung medyo, ewan, kung bakit, medyo nahihirapan akong palakihin itong isa na to. Papakita ko sa inyo yung kapartner nito. Nandito siya. Yan. 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 Diba? Ang ano na niya, oh, ang lash na niya. Ang dami na niyang dahon. Yan. Yan. O, may bagong tutubo. Yan. Okay. So, singit lang yan si singit lang yan si plastic frame, okay? Kasi iniwan natin yung isang part ni Tibatib kay plastic frame. Okay. So, balik tayo dito kay Tibatib. Ayan siya. Okay, so ngayon, ipopropagate natin to. Puputulin na natin itong pagkihaba-haba na to. And then, dadagdagan natin siya dito ng soil. Tsaka dadagdagan natin siya dito ng taniyem. Yan, dyan, sa paligid niya. Okay. Do it now. Sorry, hindi ko siya makat eh. Kawawa pag kinat ko eh. Okay, eto. Yan, ganyan natin. Nasapat kasi siya. So, ito yung bluish ni Cebu Blue Pothos. Mature form. Ito yung younger po, form. Noong nagkaroon na ng mas bluish and silvery, parang naging green na rin to. Oh. Parang nag-green na rin yung young Cebu Blue Pothos. Pero pag itinabi talaga sila ni Tibati, makikita pa rin yung pagka-bluish. Bluish, grayish niya. Compared kay Tibatib, nalabas talaga yung pagka-green. Younger and medyo mature na Tibatib. Green talaga siya. Tapos lalo naman si Amidrium, green talaga siya. Yan. Okay. Ito naman yung mas mature form ng ating Cebu Blue Pothos. Ganyan talaga siya ka-blue, oh. Grayish blue. Ganda, no? Ganda, no? Tapos, comparison, mas makinis si Cebu Blue Pothos. Ito, Cebu Blue din to eh. Mas makinis siya compared dito, medyo makinis din si Tibatib. Medyo lang. Yan. Si Amidrium talaga, medyo maaligasgas. Medyo may pagkaaligasgas yung texture ng kanyang dahon. Yan. Compare natin sa fenestrations at saka sa split. Nagkakaroon din ng split si Cebu Blue at fenestrations. Nagkakaroon din ng split si Tibatib pero walang fenestrations. Split lang talaga. Si Amidrium nagkakaroon din ng split at saka fenestrations pero ibang-iba naman ang split ni Amidrium compared dito sa split ng Tibatib at saka sa split ni Cebu Blue Pothos. Ayan. Ayan. Ito. Split ito ni Cebu. Ito, split ito ni Tibat, ni Amidrium. Ito, split ito ni split ni Tibatib. Split ni Cebu Blue. Yan. So, kung sa mga katulad ko na napapahilig sa Cebu Blue Pothos, kasi nga po, Pothos,
importante na alam din natin yung pagkakaiba nila kasi baka magkamali din tayo ng bili, ano. Although, ako naman po, honest naman yung mga nabilhan ko nitong Tibatib, itong Yang Tibatib, na sabi ko, kamukha po siya ni Cebu Blue po. Tos, ang sabi naman po ng seller, ma'am, Tibatib po yan. Iba po yung, may hawig po sila ni Cebu Blue, parang ganyan din po, pero hindi po yan Cebu Blue. So, umaamin naman sila na ganon, na talagang ito ay Yang Tibatib. Okay, so, number one, pare-pareha silang ng manner ng pag-aalaga. Pare-pareha silang easy care plants. Madali silang alagaan. Kung gusto natin na i-appreciate natin sila nang nakatayo, ilalagay natin sila sa pole, kagaya nitong Tibatib na to. Yan. Kung gusto naman natin sila na nagte-trail or naghahang, ilalagay naman natin sila sa hanging pot. Yan. So, yan. Madali silang i-propagate, pare-parehas din ang paraan ng pagpo-propagate nila. Ikakat natin sila doon sa malapit sa node, tapos yun ang itatanim natin kasi yun yung nag-uugat, yung part na yon ng node. Pwede natin silang itanim, parehas ng ginawa natin dito sa Cebu Blue Potos at saka sa Tibatib na to. Pwede tayong maglagay sa isang pot ng 15 to 20 na mga dahon. Tapos, hayaan natin silang maging lush, hayaan natin silang maging malago. Kagaya nitong Tibatib na to, or nitong Amidrium na ito. Ayan. Okay. At parehas din ng Cebu Blue Potos na ito. Ayan. Marami sila sa isang pot para kapag lumago na sila at lumaki na sila, very lush talaga ang ating pot. Okay, madali din silang alagaan, hindi sila nangangailangan ng madalas na pagdidilig, kailangan dry in between watering sila. Parehas din po ang medium na inilagay ko sa kanila. Location naman po, they don't need very much sunlight. Pwede po sila sa low, medium light. Pwede din naman po sila sa bright light. Na-appreciate din naman nila yung bright light, pero no direct sunlight po sila. All of them, hindi nila gusto ang direct sunlight, hindi sila matibay sa direct sunlight. So, indirect sunlight, pwede, pero low, medium light, pwede rin po sa kanila. Okay? Fertilizer, ginagamitan ko ba sila ng fertilizer? Opo, minsan, pag naglalagay ako ng fertilizer dito sa mga aking mga aglaonema, nahahawa na rin na malagyan ko ng fertilizer itong area ng mga Cebu Blue Potos at saka Amidrium and Tibatib area. Pero kung hindi naman po natin sila malagyan ng fertilizer, sapat na po na dadakutan natin sila. Ako po talaga madalas magdadakot lang ako ng isang vermicast, isang dakot lang po ng vermicast, or minsan nga hindi aabot ng isang dakot, siguro aabot yun ng mga dalawang kutsara lang. Mga dalawang kutsara ng vermicast, tapos ipaglalagay ko lahat-lahat sa mga ibabaw nila. So, yun po yung mas madalas kong nagagawa sa kanila. Yun po yung parang nagsisilbing pinaka-fertilizer nitong aking tatlong halaman na to. Ayan, ang saya-saya naman kasi napuno na naman yung mesa natin, pati yung upuan ng ating mga pinropagate today. So, ilalagay ko na lang sila sa mga pwesto nila. Mas okay. Hindi pa akong tumay. Okay? Ilalagay ko na, ay, didiligan ko muna sila, tapos ilalagay ko na sila dun sa pwesto nila, and then papakita sa inyo. Bye for now. Sana po mayroon tayo natutunan. Sana po natuwa kayo sa itsura ng mga dahon ng ating tatlong plants na feature today. Unang-una, Cebu Blue Potos, Amidrium, at ang ating Yang Tibatib. Thank you very much for watching. See you again next time. Bye!